ang tanong para sa video na ito. Ano ang mangyayari kay Mark? Ilang araw ang nakalipas. Umaga araw ng Biyernes. Bumalik si Manong Edwin sa kanilang lugar. Sumakto namang tanghali pa ang klase ni Mark, kaya naabutan niya si Manong Edwin. Kita sa mukha nito ang pagiging masigla kumpara noong isang araw. Animoy, meron siyang dalang mabuting balita. Tapo! Dong! Oy, ikaw pala, Mark. Nariyan ba ang tsuhin mo? Sambit ni Manong Edwin habang nasa labas ito ng bakuran. Sumilip naman sa bintana si Mark at tumango doon sa matanda. Tiyo, bumalik po si Manong Edwin. Nandyan po siya sa labas, oh. Wika ni Mark sa kanyang tiyo. Nakasalukuya naman itong naglulublob ng kanyang itim na tela doon sa tubig. Ah, andyan ba siya? Ah, teka, sadali. Uy! Manong! Kumusta? Mukhang masaya yung mukha niyo. Teka, gumaling na ba? Tugon ng kanyang tiyo. At kaagad itong lumabas at nilapitan si Manong Edwin. Nakita ni Mark na tumango si Manong Edwin at meron itong inabot sa kanyang tiyo. Nanlaki ang mata ni Tiyo Ponce at biglang humiti. Naku! Nagbigay pa talaga. Hindi naman to importante, Manong eh. Pero kusang loob mong binigay, ah. Bakit hindi ko tatanggapin? Hindi kita pinilit. Maraming salamat, Manong. Saka, kapag may nalaman kang mga tao na may kakaibang sakit sa baryo nyo, sabihin mo, pumunta lang sa akin. Wika ni Tiyo Ponce. Samantala, habang nagsasalita ang kanyang tiyo, paulit-ulit ito ng tingin kung nasaan si Mark. Malikot ang mata nito habang ipinapahid ang telang itim sa kanyang braso. Nako, walang problema yon. Maraming salamat. Kung tutuusin, kulang pa nga yung ibinigay ko sa iyo eh. Pero maraming salamat talaga ha. Oy, Dong, Mark! Aalis na ako. Salamat din sa iyo, iho. Wika ni Manong Edwin. Kinawayan niya si Mark at nagpaalam. Pagkaalis ng matanda, bumalik na ng bahay ang tiyuhin niya pero habang naglalakad ito, nakatingin ito sa kanya at sobrang nakakatakot daw ang mga mata. Bilog na animoy. May kung anong gumagalaw sa loob ng mata ng kanyang tiyo. Kaya naman, ibinaling ni Mark ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Kinakabahan man, pinilit niyang kumilos ng normal na parang walang nangyari. Pero, pagkarating sa loob ng bahay ng kanyang tiyo Ponce, lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi niya. Mark, napapansin kong pinagmamasdan mo ko. Ramdam na ramdam ko kahit nagkukunwari ka pa na normal lang ang lahat. Kung ano man ang hinala mo sa akin, sa'yo na lang ang bagay na yan. Ayokong meron pang ibang makaalam bukod sa inyo ng tiya mo. Wika ng malumanay ng kanyang tiyo at ng mga sandaling ito ay hindi makapagsalita si Mark.
nanlaki ang kanyang mga mata at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Naninibago siya kung paanong magsalita ang kanyang tiyo. Naging maamo kasi. Madalas, malakas ang boses nito at mabigat kung magsalita. Nung tumayo na ang kanyang tiyo, nagkaroon ng lakas ng loob si Mark magsalita pero utal-utal. Tiyo, mawalang galang na po. Kasi natatakot po ako sa inyo eh. Tama po kayo. Pinagmamasdan ko po kayo. Sa totoo lang po, narinig ko po yung pinag-uusapan nyo ni Tia nung nagtatalo po kayo nung nakaraang araw. Kung ganun po, isa po kayong mangkukulam. Pero Tiyo, paano po nangyari yun? At saka, paano nyo po nagamot yung anak ni Manong Edwin? Pasensya na po kung masyadong maselan yung mga tinatanong ko ha. Gusto ko lang po kasing magkaroon ng kasagutan yung isip ko para hindi na po ako matakot sa inyo. Wika ni Mark at biglang tumigil sa paglalakad ng kanyang tiyuhin at nakinig sa kanya. Ilang sandali, marahan itong humarap kay Mark at nakita niyang nagbago ang itsura nito. Kumapal ang kilay at mas lalong bumilog yung mata. Tumaas ang balahibo ni Mark ng sandaling ito. Talagang kakaiba yung itsura ni Tiyo Ponce na ani mo'y merong nakasapi. Dahan-dahan itong humiti at huminga ng malalim. Mark, may mga bagay ka bang hindi nalalaman sa mundo? Marahil, nagtataka ang isipan mo dahil hindi mo maintindihan ang lahat. Halika, sumunod ka sa akin. Meron akong ipapakita sa iyo sa itaas. Sakto, wala ang mga anak ko. Halika. Wika ng kanyang tiyo. Ano po, tiyo? Huwag na lang po, baka po kasi hindi ko magustuhan yung makita ko sa itaas. Natatakot po ako sa inyo eh. Tugon ni Mark. Mark! Susunod ka ba o hindi? Huwag mo nang intayin na magbago pa yung isip ko. Halika na! Mabigat na salita ng kanyang tiyuhin at bigla nang tumayo si Mark habang nanginginig ang katawan. Opo, tiyo. Ito na po. Susunod na po. Teka, ano bang nangyayari kay Tiyo? Diyos ko, iligtas mo ko. Bulong ni Mark sa kanyang sarili. Tumawag ka pa talaga sa Diyos. Naririnig ko kahit ang isipan mo. Halos sumabog ang dibdib ni Mark ng sandaling ito. Pagkarating nila doon sa itaas, doon sa may kwarto, nagtungo ang kanyang tiyuhin sa gilid ng kabinet. May kinuha itong parang kapote na kulay itim at gutay-gutay. Ito, ang tawag dito ay lason. Sabihin mo nang nababaliw ako pero totoo to. Nalulun ako sa sugal at droga, Mark. Hindi alam ng tiyahin mo na naisanla ko ang lupain. Naging miyembro kasi ko ng isang sindikato. Sindikato ng droga. Tinabla ko ng isa sa mga kasama ko. Kaya nung tinutugis ako ng amo ko, sinisigil niya yung perang nawala sa akin. Pero wala akong maibigay sa kanya. Pagpapaliwanag ng kanyang tiyuhin. Sa pagpapatuloy niya, takot na takot daw ang tiyo niya na baka madamay ang pamilya niya noon.
Nag-isip siya ng paraan. At naalala niya ang bilin ng kanyang lolo noong buhay pa ito. Isang kaibigan daw ng lolo niya ang namatay at isinama sa libing ang mutsa ng lason. Napatay ito nang may nakatunog na hindi nito dala ang gamit niya. Binaril sa likuran. Bali-balita kasing may taglay itong itim na mahika. At may balita na siya ang may kagagawan ng pagkamatay ng mga residente doon sa lugar. Isa daw itong mangkukulam at ang gamit niya ay mutsa ng lason. Isang bagay na makukuha sa isang lugar kung saan madalas magpakita ang mga itim na kaluluwa. Isang itim na tela at punong-puno ng kamandag ang taglay. Nagkaroon ng interes si Tio Ponce. Nagsaliksik ito at nalaman niya na totoo nga ang mga sabi-sabi. Inalam niya kung saan inilibing ang katawan ng tao at kaagad niyang pinuntahan ang lugar. Pagkarating niya doon sa puntod, kaagad niya itong hinukay. Isang itim na tela ang nakita niya. Gumagalaw ito na parang tibok ng puso. Hindi na nagdalawang isip si Tio Ponce. Kinuha niya yung bagay na yon at kaagad na umalis doon sa lugar. Pero, lingid sa kanyang kaalaman na merong nagbabantay dito. Isang napakalaking elemento ang humarang sa kanya. Nakatalukbong ng mahabang belo. Punit-punit ang damit. Walang muka. At lumulutang ito sa ere. Meron din siyang hawak na mahabang bagay. At yung dulo nun ay napakatalim na kalawit. Hindi napigilan ni Tio Ponce ang umiyak ng dahil sa nakita niya. Naririnig niyang nagsasalita yung elemento, pero hindi niya maintindihan. Ilang sandali pa ang lumipas. May mga boses siyang naririnig na kusang pumapasok sa kanyang isip. Parabang galing ito doon sa ilalim ng hinukay niyang puntod. Gusto mo ba yung bagay na yan? Ibibigay ko sa'yo pero merong kapalit. Magkakaroon ka ng pangitain sa araw-araw. Kailangan mo yung gamitin sa ibang tao. Isang bagay yan na kayang pumatay ng ibang tao o hindi kaya magbigay ng lason. Kapag nakakita ka ng pangitain, ibig sabihin gutom na ang bagay na yan. At kapag hindi mo kinamit, kukunin ko ang kaluluwa mo. Wika nung elemento. At bigla na lang itong nawala sa kanyang harapan kasabay ng paulit-ulit na pagtibok nung bagay. Wala nang sinayang na oras si Tio Ponce. Kaagad siyang kumaripas ng takbo na kahit walang patutunguan ng dahil sa sobrang takot. Nang makauwi siya sa kanilang tahanan, ilang araw lang daw ang lumipas ay nagsimula kaagad ang mga pangitain. Nung una ay sa panaginip lang. Pero kapag nakita niya ang tela na tumitibok na parang isang puso, nag-uudyok daw ito sa kanya na gumawa ng masama. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lang siyang nagkakaroon ng interes na gumala sa kanilang lugar. Tapos, napapatitig siya sa isang hindi kilalang tao, kasabay ng mga bulong sa isipan niya. Palagi daw sinasabi na gusto niya yung tao na yon. Lumalapit siya sa kanyang biktima, tinatapik niya sa balikat. Ilang sandali lang daw, bigla na lang nangingisay yung tao. Marami ang nakakakita doon sa nangingisay. Sinusubukan nilang isalba pero
ilang sandali lang ay namamatay na ito. Doon na napagtanto ni Tio Ponce na totoo ang sinabi sa kanya nung nilalang. Nang malaman ko ang taglay nito, Mark, doon ko naisipan na patayin yung tumutugis sa akin. Pumunta ako sa kanyang tahanan. Nagkunwari ako na ibibigay ko sa kanya yung nawalang pera. Tinapik ko siya ng isang beses. Pagkaalis ko, namatay na siya. Kaso habang tumatagal, napagalaman ko na parang may sakit yung taong may hawak nito. Kailangan kong pumatay. O hindi kaya, ang pinakamababang sentensya sa akin ay mangkulam. O hindi kaya manlason. Dahil kapag hindi ko ginawa ang bagay na yon, ang kaluluwa ko ang kukunin. Umisip ako ng iba't ibang paraan para hindi na ako pumatay ng tao. At ito ang naisip ko. Ang katas nitong panyo ay siya rin ang gamot sa lason. Aksidente kong nasubukan ang lason sa tiya mo. Mabuti na lang, nung pinainom ko siya ng katas ng panyo, gumaling siya. Kaya ito ang naisip kong paraan upang hindi kunin ang kaluluwa ko ng elemento. Manlalason ako ng ibang tao, ngunit papagalingin ko din sila. Kapag nagawa ko ang bagay na yon, nawawala ang mga pangitain. Ibig sabihin lang, nabusog na ang gamit ko. Pero, pwede din palang pagkakitaan. Kaya ganito ang ginagawa ko ngayon. Kailangan kasi nating mabuhay at wala ng ibang paraan. Yan ang bisa ng mutsa ng lason. Pagpapaliwanag ni Tio Ponce habang nakatitig lang sa kanya si Mark at hindi makapagsalita. Ilang sandali pa, tumingin sa malayo si Mark at nag-isip ng malalim. Kaya pala Tio, nilulublob niyo po yung kapiraso ng tela doon sa tubig. Yun po pala yung gamot. Wika ni Mark sa kanyang Tio. At sa isip niya, teka, baka kapag sinumpong si Tio, gamitin niya sa akin yung laso na nakakatakot. Wika ni Mark sa kanyang isipan, pero nakalimutan niyang nababasa ng kanyang Tio ang kanyang utak. Oo naman, pwedeng-pwede kitang lasunin. Lalong-lalo pa, alam mo na ang sikreto ko. Ito ang isang bagay na ituturo ko sa iyo, Mark. Para matago ang isang sikreto, huwag na huwag mong sasabihin sa ibang tao. Sarilihin mo lang para hindi kumalat sa iba. Pero ngayong alam mo na, magiging mapanganib ito para sa akin. Ayos mga kaninuno. Shout out muna tayo syempre. Shout out kay Carmen May Sandhu, Anjanet Abarca, Sholin Bilarico, Edeline Santonino, SDJ, mga Tambay Vlogs, Cristel Magsino, Cecilia Estrella, Donna Suroy Suroy, Churix Otibros, Esri Carrasco, Elisha Camille, Jerin Calvin, Jennifer Shields, Leticia Bebera Dumas, Amelita Salinas, Maribic Cassi, Kyle Barcelona, Ma Teresa Navisero, Carquilin Maisuaso, Marilyn Mosende, Melanie Neptuno, Christine Oliveros, Akiela Clenaina Puno, at kay Aldrin Nue. Maraming salamat mga kaninuno para sa inyong mga komento. Para sa mga gustong ma-shoutout,
comment lang kayo dito sa ating comment section or message nyo ko sa aking FB page. Opinyon ko para sa kwento, talagang nakakakilabot yung mga ganitong klase ng gamit, no? Kasi hindi pala pwedeng tigilan ng Tio Ponce yung panlalason niya. Kasi kapag tumigil siya, siya yung mamamatay eh. Pero mabuti na lang talaga nakaisip siya ng paraan na hindi na kailangan pumatay ng ibang tao. Kumbaga, nakaisip siya ng paraan kung paano pagagalingin ang ibang tao gamit din mismo nung mutya ng lason. Pero kahit na ganun, nakakatakot pa din, no? Ang nakikita ko kasi sa konsepto ng mutya ng lason, kailangan mong magbigay ng paghihirap sa ibang tao. Doon kasi napapakain mo yung kapangyarihan sa kaliwa kapag merong naghihirap. Kaya sobrang nakakatakot mga kaninuno. Isipin nyo, no? Paano kung meron ganito tas gumagala sa village natin or mga kapitbahay nyo, ganito yung negosyo? Yung tipong bibigyan ka ng sakit tapos kailangan mong lumapit sa kanila para mapagaling. Yung parabang tiwalang tiwala ka na siya yung nagpapagaling sa'yo, pero hindi mo alam siya pala yung nagbibigay ng sakit sa'yo. Nakakatakot yun. Saka natutuwa ako doon sa huling sinabi, para hindi mabunyag ang isang sekreto, syempre, wag mong sabihin sa ibang tao. Kung pwedeng sa'yo lang, sa'yo lang. Kasi may sakit tayong mga tao na, uy, may sekreto kong sasabihin sa'yo sa ating dalawa lang ah. Eh meron siyang isa pang best friend, sasabihin uli yun. Uy, may sekreto kong sasabihin sa'yo sa ating dalawa lang ah. Eh meron pa uling isang best friend. Uy, may sekreto ko sa'yo sa ating dalawa lang ah. Ayun. So yung sekreto ng isa, naging sekreto ng 100. Pero yun nga mga kaninuno. Naway, natuto kayo sa ating kwento. Ano kayang mangyayari kay Mark? Lalo pat, ganito na yung sinabi ng kanyang tiyo sa huling part. Kaya ang tanong para sa video na to mga kaninuno. Sa palagay nyo, ano ang mangyayari kay Mark? Yun lamang. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye!